Hello everyone! Today, I'm on my way para magpa-pap smear. Last pap smear ko kasi ay last year pa, August. And, yun, I just want to make sure na everything's okay when it comes to other parts of the body. Kasi ang pap smear po ay very important yan. Especially sa mga kababaihan na tumungtong na ng 21 years old above. Regular pap smear, kailangan nyo yan. Yun po kasi is kind of preventive measure. Kasi pag nagpa-pap smear kayo, ano yan, tinitignan kung meron bang mga cellular changes, abnormal cellular changes sa cervix, or if there are cancerous cells sa cervix nyo to prevent cervical cancer. So, ayun, kung regularly kayo nagpapa-pap smear, at least, diba, you'd know na okay naman or hindi, if there's anything na kailangan yung gawin or wala naman, makampante kayo. Ayan, nakauwi na ako Hagardo Versosa na. Anyway, na-complete ko na yung aking pap smear. Aantayin ko na lang yung result within 7 to 10 days. Siguro, i-message na lang ako ng hospital if the result is already available. Or I can make a follow-up kung okay na ba for pick-up. Also, the doctor requested for an ultrasound, trans-V at saka breast ultrasound, so that, well, you know, as a cancer warrior, kailangan yung mga ganitong bagay nilalaanan talaga ng panahon, yung ultrasound na yan, para naman to monitor if there are or if there is any tumor na tumutubo or bukol na tumutubo, diba? That's the easiest way to monitor. Kasi hindi naman yung mga pets ka naman, hindi agad-agad yan ginagawa. And that's more costly talaga to have a PET scan compared sa mga ultrasound. Now, yung ultrasound na yan, pinaschedule ko pa lang, and that's gonna be done in the next few days. Kasi nga parang napuno na yung slots nila for ultrasound. Okay? So, yun na lang, mga kapwa ko, cancer warrior, just make sure that yung mga ganitong bagay, asikasuhin nyo, paglaanan nyo ng panahon, para naman at least maagapan nyo kung ano man yung dapat agapan, at magkaroon din kayo ng security na okay naman ang lahat when it comes to your health. Especially, of course, the kailangan, syempre, if you're diagnosed with cancer, meron kayong mga binabantayan na or ginagawa na preventive measures. Okay? So, that's about it. If you like this video, please give this a thumbs up. If hindi ka pa subscriber ng channel to, please subscribe now and click that notification bell para manonotify ka whenever I upload new videos. And until my next one, bye!